Ayan na, mayong buntag po sa inyo lahat dyan mga kasilo. Good morning, good morning. Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat dyan at salamat po kay Apong Ginoo. At siyempre, hindi na sa amigos. Hindi na umulan po mga kasilo, pero ayan, kulimlim pa rin. Hindi pa rin nagpakita si Haring Araw. Maayos na po yan guys. Kahit makulimlim. Kasi na ilabas ng maaga. Ayan. So, hindi na siya umulan. So, sana tuloy-tuloy na to para makagawa na kami sa aming naantala na gawain. So, aming schedule sa pag-ano pala, sa paggawa ng kubo sa kambing, eh baka Lunes pa. Kasi ngayon, si Rodian meron ding gagawin. Ipipinis niya yung hindi pa natamna na palayan niya. Tapos bukas, tulong-tulungan namin magtanim bukas dun sa palayan ni Roger para mabilis matapos. At kinabukasan, saka na kami babanat kung talagang tuloy-tuloy na itong panahon na ito na hindi na uulan. Sana hindi na uulan para makapagawa na, kasi Roger naantala na rin yung na-delay na yung patanim niya. Yung tira kong binhi, yung gagamitin niya doon sa palayan. Sige. At bago po ang lahat, bago ang aming sa bukid, batiin ko lang yung aking pinsa nga si Boss Reggie na nagdidiriwa ngayon ng kanyang kaarawan. January 14 yan ang kanyang kaarawan. So enjoy kayong lahat dyan. And happy happy birthday. Sana marami pang birthday sa darating sa buhay mo at marami pang project para marami pa rin, marami ka rin natutulungan na tao ba na magkaroon ng trabaho. Ayan, happy happy birthday kay Boss Reggie. Ayan, enjoy. Mamaya hapon na kuana kanang lasingin mo si Master Nante at ang tropa sugo. Ayan, enjoy kayo dyan lahat ng tropa sugo. Okay, ingat kayo palagi sa inyong trabaho. Sana magiging successful tayong lahat sa ngayong taon ng 2023. At ligtas tayong lahat. Happy happy birthday ulit kay Boss Reggie. Okay, amping kayo diha. Tanan, lahat. Okay. So hindi na umulan pero ano pa rin na parang nagbabanta na naman na nagbabadya na umulan. Pero huwag naman sana. Ayan, yung kalangitan namin. Medyo makulimlim pa. Okay na yan kahit ganyan. Basta hindi lang uulan. Para hindi rin maano yung kambing. Ma-stack sa kubo. At makakain sila ng iba't ibang damo. So, yan. Nandyan na sila. So, balik ako dun sa kubo para ang aking mga ibang alaga, ang aking papakainin. So, ngayong araw na ito, si Roger doon muna sa palayan. Ipipinis niya. Tapos ako sa kubo yung alaga. Pagkatapos siguro ay papasyal ako doon o pupuntahan ko yung gumagawa doon kila Boss Marvin. Tingnan natin kasi yun nga, magbabakla sila ng hero ngayon. Sana hindi na ulan ay para ng nagpaalam ako kay Boss Marvin yung yero na pinagbaklasan kung sakaling hindi nila gagamitin, kahit bayaran ko yung mga pinagbaklasan na para yun ang ating gagamitin sa kuan sa kambing ba. So sinabihan ko na si Boss Marvin kaninang umaga pagising ko. Ayan. So, yun ang aking pupuntahan siguro ngayon sa bayan. Dahil bibili na rin pala ako ng ready ko na yung mga gagamitin, sabi ni Roger. Pako. Para doon sa kubo. Numero 5 daw. Kasi mga bilog na kahoy ang aming gagamitin. Hindi na kami magbibili ng mga kahoy na talagang mga ganito ba. Mga malalaking bilog. So 5 at 4 ang aking bibilin daw ni, sabi ni Roger, para ipako dun sa mga
kahoy, gagawin namin kubo. At meron na rin kaming idea kung paano ang design sa kubo. Sige. Hayaan ko lang muna yung kambing. Tal, uuwi naman sila kapag ano, kapag nabusog na sila. Uuwi sila sa kubo at kusa silang sasampa ba. A few moments later. Okay, mga kasilo, nandito po ako sa bayan, sa project ni Tata Ayoyoy. Sa pwesto nila ni Boss Marvin. Nandito ako sa taas. Nag-umpisa na pala sila din sa taas. So, tara, tingnan natin. So, ayan. Inuna nila yung baba. Ito, dati na to. Yung bago na to. Pero yung pinalitan nila yung luma na. Hindi mahina na talaga po. Ayan, oh. Delikado ng apakan. Ito yung pinagbaklasan nila. Ay, ako. Talagang palitan na talaga ito. Malambot na. Oh, lasog na, oh. Wala na. Talagang palitan lahat. So, sa nag-comment po na ipatong na lang yung bago dito, mas matibay daw. Hindi po umobra kasi mahawa sa kalawang yung bago. Madaling kalawangin kung ipatong lang. Kasi, yan, makalawang na yan. Didikit sa bago. Mahawa. So, hindi obra. Kailangan tanggalin ang luma. Palitan ng bago. So, ayun na sila. Inuna nila yung baba. So, buti na lang kahit makulimlim, eh, walang ulan. So, pabor din nila para hindi rin mainit ba. So, sa baba sila. Muna, pataas. Dito tayo. Pero mahina talaga. So, kailangan umapak dun sa pamakuan. Kaya medyo malayo yung kanilang ano. Pamakuan. Tsenta yata to. Malapit na. Tapos na nila yung isang way. So dito naman sila nyan. So kailangan na talaga palitan yung yero. Dahil ano na, bulok na. Medyo matagal-tagal na rin tong yero na ito.
Yan, dito na tayo sa Kubo, mga kasuelo. So ayan ang aking ano, oh, umuwi na sila. Yan, napapansin niyo po, mga kasuelo, talagang malaki yung tiyan niya. Tapos oh, ayan. Oh. Malapit na siyang mga anak niya siguro, ayan, oh. Tapos yung kasunod niya yan, yung anak niya yan. Yung dalawa anak niya ng dati. Tapos buntis na naman siya. Ayos. So, busog na sila. Kakauwi pa lang nila. Nasa oras sila. Kapag alas 5 na, ano na sila. Uuwi na. Ayan o. Ayos. Tapos meron silang, binigyan ko sila ng tubig. Tsaka lagyan kong konting molasses para unti-unti sila masanay. So sa ngayon, inaamoy-amoy muna nila. Hindi talaga nila iniinom. Inaamoy-amoy muna. So hayaan ko lang muna. At least ano lang sila ba, kanang masanay. Mas maganda daw yan sa kambing, yung molasses eh. Kaya sinubukan ko. So sa ngayon, ano muna, patikip-tikip muna sila. No? Barako? Kasing mang nyago kasi kana pa mo. Ayan o. Ah, ito buntis din to. Ayan, hindi ko na ipurga to. Tsaka ito. So ito. Bali tatlo. Pero 'yun ang talagang ano, yung pakiramdam ko malapit na. Dahil mahina na siya maglakad. Nabibigatan na sa satyan. Okay. So yung ginawa kong paitlogan ng pabo, ayan sila po ang nakinabang. Ayan, doble-doble pa sila dyan, oh. So hinayaan ko lang muna. Temporary lang naman ito. Oh. Saka kailangan na talaga mailipat ito, mga kasuelo. Yung ating ano, siguro sa Lunes. Pagka tuloy-tuloy na itong init, kasi ayaw ko rin magpatrabaho na umuulan yung pangit ng panahon kasi maano yung katawan, madadali yung katawan kasi nung una na gumawa kami doon ni Peter, nung pag-backwood namin, umuulan yun, nabasa kami. So yun, na trangkaso, mayroon na trangkaso si ni Peter, trangkaso din, ako rin inubo at sinipon ako nun. Kaya ayaw ko magpatrabaho na alanganin yung panahon. Kasi yung katawan din ng ano, maaberya. Mahirap maaberya yung ating katawan. Wala nang magkasikaso sa alaga. Kaya hintay lang namin po, mga silo, na talagang humupa itong masamang panahon. At para makapag-umpisa na. Kasi meron nang nag-itlog dun sa ano, sa ginawa kong paitlogan. So yung ano siguro yun, yung manok na brown or may laheng Rhode Island red, kasi brown po ang kanyang itlog. So meron na siyang nakita ko kanina, kaya lang hindi ko mabidyo-bidyohan kasi nandyan si Barako, baka sungayan yung aking ano, tagiliran. So subukan natin. So yan, tingnan natin, pakita ko sa inyo, mga sulo. Ayan o, yun, meron na. Kaso nilagyan ko ng harang. Ayan, meron namang harang para hindi pupunta yung kambing doon sa talaga may itlog. So ayan, kaya nilagyan kong harang. So ano naman, hindi naman pala nila pinasukan. Ayan o, oh. Hindi nila pinasukan. Buti hindi sila pumasok doon sa may nag-itlog. So talagang kailangan ng gumawa ng pali, ano, lipatan nila para yung ating ibang alaga maka-itlog na. Nahan, nabubulabog din sila. Para sa mga pabo kasi itong ginawa ko na ito. Pabo at manok. So, nataon lang na may dumating tayong alagang kambing. So dyan lang muna. Siguro sa Lunes, schedule lang namin ito. Ayan, mga kasulo, nagdidilim na. Mag-aalas 6 na ng hapon o gabi. So ako'y pauwi na po, mga kasulo. Uuwi na ako ngayon kasi nga wala nang malakas siguro na pag-uulan ito. Dito lang ako natutulog noon kasi nung kasagsagan ng malakas na ulan. So kailangan na may bantay kasi baka biglang
lumaki yung baha, merong ano, tao. Maisaka ko sila kung sa isakali na bumaha, pero ngayon medyo okay na. Pero makulimlim pa rin. Pero ayos lang guys, hindi na umulan. Nakapagawa sila doon sa bubong nila tata. Uwi muna ako ngayon kasi nga si Mrs. nag request din na mag ako daw magluto sa ulam ngayong gabi. Nakabili kasi siya ng tilapia. So gusto niya i-adobong puti daw yung lutong Kapampangan. So gusto niya yung luto kong ano, adobong maputi. Magtawagin sa Kapampangan. Ta happy birthday nga ulit kay Insan Boss Reggie. Ayan, enjoy lang kayo dyan. Sana marami pang birthday na darating at maraming project na darating din. Okay, enjoy lang tayo. Happy birthday ulit. Ingat kayo lagi. At sa tropa, sa inyong mga kanya-kanyang trabaho. Ingat kayo palagi dyan mga tropa. Happy birthday ulit. Uwi na sa bahay. Ano yan? Yung buto. Marunong ka. Supot. Ito. Last na lang ito. Nandito tayo sa bahay. At naghihiwa na pala si Mrs. ng pangalkado sa aming ulam ngayong gabi. Ano? Adobong. Tilapia. Adobong tilapia. Adobong maputi. Ayan o. Adobong maputi. Bawang sibuyas lang ang ano yan. Simple-simple lang ang pagluto nito. Si Biden. Hindi, simple lang. Gisahin mo lang yung ano, bawang sibuyas. Ito po mga silo, ah. Yung masarap nito. Yung maliliit na kamating kahoy. Yung sa order ni mama, merong order si mama ng kasabarol daw. Eto na. Tapos na. Kami. Nilutok mo na ako ng ulam. Para, ayun o, tilapia. Okay, let's do this. Taba. Taba. Mayroon natin yung tigbibenteng sibuyas. Ayan, yung iba po nito mga kasuelo pagluto ay hindi na ginigisa, pero yung sa akin ginigisa ko muna yung bawang at sibuyas, pinapabrown ko muna para mabango talaga. Yung iba hindi na, diretso na sila. Yung sa akin ibang version, adobong maputi. Check natin. Alright. Check mo natin. Okay na.
adobong maputi. Si mama mo, ay mama lola. Nagkain na po kami mga solo. Ayan ang ulam namin, no? Lola! Kumain na! Simula nung dumating po kami sa dito sa Baybay. Isang taon na mahigit, no? Hindi pa kami nakakain ng ganyan. Adobo maputi. So, first time namin kumain din eh sa amin, sa Baybay. Sa Pampanga, madalas kami magluto ng ganyan. Adobo maputi. Ha? Fresh pa. Yung sa palengke kasi ano eh, frozen na. So, nakabili si Mrs. ng buhay pa. Fresh pa. Kaya inadobo namin maputi. Ano dito ka, anak? Nagutom na lang yung bata. Atis Lara. Saan pumunta si Lola mo? Doon. Tinawag mo si mama mo, ay Lola. Ganyan, no? Pataas yung kamay. Mm-hmm. Yan, ganyan. Tapos kuha. Naotan mo pa. Ha? Kaon dali. Ay, ma. Parang kuwasa. Hindi kutam ni Guru. Hindi pwede na. Mag-register? Kailangan niya. Ang ganda kasi mag-selfie ka daw eh. Nanaman? Selfie? Hindi, hawakan mo ito, hindi mo.